peace has so many blessings. For Mindanao, ang isa pong biyaya ng kapayapaan is to be able to travel all over the island without fear. Isa po ito sa mga prueba na ngayon po sa Mindanao, pwede ka nang umikot na walang kaba sa iyong dibdib. Ito po yung Narciso Ramos Highway. Mula Cotabato City, pwede kang pumunta ng Pagadian City, pwede kang pumunta ng Zamboanga City, pwede kang umakyat ng Marawi City, pwede kang umakyat ng Dipolog, Osamis, Dakak, through this route. Subalit itong ruta na ito, hindi masyadong ginagamit noong araw. Dahilan, dyan po sa Matanog, boundary ng Maguindanao and Lanao del Sur, na andyan po yung kampo ng Moro Islamic Liberation Front, ang tawag Camp Abu Bakar. So for so long, itong ruta na ito ay bukas, subalit takot dumaan ang mga tao. Ngayon, with the signing of the Bangsa Moro Organic Law, which created the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagkaroon na ng tiwala ang mga tao. So ganyan po ang nangyari sa Mindanao. With the advent of peace, we are able to travel all over the island and discover the beauty and bounty of Mindanao. Ngayong araw na ito, titignan po natin ang isang napakagandang bayan, Sultan Naga Dimaporo. Pagdating mo po sa landmark na ito, itong parang kuweba na ito, along the Narciso Ramos Highway, malalaman mo na pumapasok ka na sa bayan ng Sultan Naga Dimaporo, the first town of Lanao del Norte province from Lanao del Sur. At dun po sa bandaron ang tinatawag nating Moro Gulf. So ito po yung landmark and we will be entering and discovering Sultan Naga Dimaporo. Welcome to the beauty and bounty of Mindanao as we discover Sultan Naga Dimaporo in the province of Lanao del Norte. SND is third class municipality. Opo. Total land area is 24,000 hectares. Yan po. Population mo, Tres, is 60,000 lang. Malaki. Malaki. 37 municipalities. Barangays. Meron tayong 37 barangays. Total coastal line mo is about 30 kilometers. Marami kayong nyugan. Almost ito. And then palay. Yung naiwanan mo ng mga yung sweep. Meron na natapos siya sa Pandanan. Saka merong ongoing pa rin sa Pikinit. Ang tingnan natin dito kay Mayor, kung paano natin palakasin yung kanyang fishing industry. Kasi meron na pa tayong fish landing dito. Meron na po. Let's look at the revival of the Bangus industry. Kasi may fish, may landing. Fish landing ka na. Maganda yung investor. Kasi sa, I'll just give you an idea, Mayor. Sa Malalag, for example, Davao del Sur, ganyan din ang area setup. Doon, munisipyo na bibigay ng permit. For every hectare, nagre-renta yung mga fish cage operator ng at least 10,000 pesos per hectare per year. Ibig sabihin, pag in-occupy na isang area, bibigyan sila ng mayor ng permit to operate a fish cage, bayad kayo ng renta. Kasi marami naghahanap ng ganong area. So kung interesado na kasama ang fish cage farming sa master plan ng SND, we could bring in investors kasi ang ino-organize namin ngayon, Mayor, yung mga OFWs. Kasi ang mga OFW ngayon, naghahanap ng mapaglagyan ng pera nila. Hindi tayo mag-imbita ng mga malalaking negosyante, yung mga trabahante natin sa labas na nag-organize namin sila. Sabihin natin, okay, gusto nyo mag-invest sa fish cage farming,
Pero merong management group na magpatakbo para professional yung pagpapakbo. Organize sila. Pati marketing. Oo. Now, ang commitment ko sa iyo, Oli, isama mo si Mayor sa priority ng ating either cold storage or malaking ice plant. Ice plant. And then, isama mo na yung SNB doon sa mapa natin ng lahat ng mga fish production areas. Kasi mayroong ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng mapa ng buong Mindanao based on commodity. Halimbawa, isda. Saan galing isda natin? SNB, Bukuran, Pagadian, whatever. No? Para malaman namin kung gaano karami ang isda papasok dyan para matulungan namin sa merkado. Kasi ang importante, sabi mo nga kanina, yung market. Diba? Yung market ng isda ang importante. Now, aside from that, tignan natin kung ano pang maalalay natin kay Mayor. Kailangan niya ng irrigation. Oh, opo sir. Kailangan namin 'yan. Ilang sa yung 1,000 hectares mo, ilan ang irrigated? May bagong irrigate yung sabi ko sir, yung sa pandanan sweep impounding. Na-irrigate na yung pero hindi sufficient. Ang isang option natin diyan ay solar irrigation. Mm-hmm. Solar powered irrigation para walang kuryente, walang makina. Mm-hmm. Tulad ng ginagawa ko sa ibang mga areas. Meron na kayo naibigay sa amin, sir, sa Kalibaw. So, bale, in support sa, meron na silang river, a source. Yun, yun, oo. At saka yung naiwan mo na solar doon. Meron? Functional, operational na. Very good. Ang ano lang, yung sa Bawian area at saka Sigayan na Basakan, wala, hindi pa irrigated yun. At saka dito, Nipa-Nipa, Dablistone, Bangaan. Maraming hindi pa irrigated dito, sir. Basakan. Tingnan mo kung yung sinasabi nila ni Mayor na Basakan, kung walang access road. I-recommenda natin access road every month. Oh, yan ang importante, sir. Access road din. Yung sweep mo doon, yun ang problema. Yung access road. Walang kasi access yung sweep mo, pwedeng gawing tourist, ano yan eh, malawak. Lawa eh, malawak. Naging lawa yung ano. Ah, ganun? Impounding. O kaya pwedeng gawin na tourism. Pabalikan ko kayo ng technical team, ha? Mayor? Okay, para ma-prepare rin na namin yung ano. Pabalik ako ng technical team para magawa talaga yung mapa mo. Malaman namin kung saan area ka may kailangan pa. Basta, as of the moment, Mayor, Tres, ang commitment ko sa inyo, ice plant. Maraming salamat po, sir. Okay. Oh, maganda. Malaking tulong 'yan. Committed na ako niyan. Pati natukuran, masiservisyuhan ang ice plant natin. Hmm. Kasi si Mayor Oris, 'yan din ang problema. Ice yellow. So, 'yun lang Mayor, dumaan okay. Na ako. Courtesy call ako sa iyo at patagal ng time hindi nagkita. Oo nga sir. Talagang quick na daan. Sobrang salamat sir. Dahil po sa mahabang coastal line, 30 kilometers, at malapad na karagatan ng Sultan Naga Dimaporo, tinitignan natin itong bayan na ito as a possible investment area sa ating mga overseas Filipino workers na gustong mag-invest sa Bangus Fish Cage Farming. At sinabi nga ni Mayor kanina na isa sa pinaka-importanting kailangan ng bayan na ito ay isang ice-making facility which Minda is willing to work on. Malaki pong pag-asa ng bayan na ito sapagkat dito po nakikita natin yung matahimik at mapayapang pagsasamahan ng Muslim at Kristiyano. In fact, tulad ng sinabi ni Mayor kanina, ang Kristiyano rito ay mas marami kaysa mga Muslim. Walang gulo, they live side by side in peace. In fact, ang isang prueba na makikita natin na magkasama silang namumuhay ng tahimik ay yung mosque sa Bandaron na ang kaharap ay krus ng mga Kristiyano. Ito po ang isang patunay na kapag merong kapayapaan, meron pong pag-asang umunlad ang Mindanao. Mula po sa Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte,
Ako po si Secretary Manny Piñol. Nagkasabing may kapayapaan na sa Mindanao, may pag-asa ng umunlad ang islang ito. And on behalf of the Mindanao Development Authority, this is Secretary Manny Piñol saying, let's discover more of these peaceful, beautiful places in Mindanao, in the beauty and bounty of Mindanao.